Good morning, this is Mary Jessner Tune at nakasunin ka sa aking channel. So my So keep your head up, princess, for your crown falls. Know these voices in your head will be your downfall. I know it gets so hard, but you don't got far to go. Topic for today, this morning, it's already 7 a.m. Medyo kanina pa tayo gising at nagtahin na tayo ng mga bagay-bagay. So, ang topic natin ngayon ay, teka lang, may tanong ako. Gusto nyo bang malaman ang 5 attitude para hindi ka umasenso? Bakit ito yung tinatopic ko? Minsan, tatanungin nyo ako, bakit yan ang tinatopic nyo? Pwede nyo naman itopic yung 5 attitude para umasenso. Kaya ang tinatopic ko, yung 5 attitude that you never success in life, kasi para sampaling kayo ng katotohanan na ito pala yung attitude ko, ito na pala yung nangyayari sa akin, kaya pala hindi ako naging successful. Kasi minsan pag binigyan kayo ng binigyan na mabulaklak na salita, or pag binigyan kayo ng binigyan ng maayos na words, diba, hindi kayo nagpupuspos, hindi kayo gumagawa ng paraan for to be successful, okay? So sample ito sa mga may ganitong attitude, okay? You never success in life if you have this. Okay, number one, pagising ng tanghali. Yung pagising, guys, ng maaga, pag negosyante ka, lagi kang maaga nagigising, lagi kang parang gusto mo laging, kasi yung enthusiasm natin, guys, sa umaga pa lang, kailangan na yun. Para na-attract natin yung mga clients, na-attract natin yung mga bagay-bagay, yung mga good vibes. Huwag kayong mag-ano, huwag kayong mag-negosyo. Kung magigising ka ng alas 3, matutulog ulit kayo ng alas 6, alas 7, kasi gabi na naman. Wala na kayong magagawa, guys. Super limited na yung magagawa nyo. Unlike na pag may negosyo ka kasi, kailangan maaga ka nagigising para mas madami yung magawa mo. At sa isang negosyante, kailangan hands-on ka sa negosyo mo. So, kailangan na madami kang magawa sa buong maghapon kasi para tayong laging naghahabol ng oras tayong mga negosyante, diba? So, it's end. Talagang kailangan mong magising ng maaga. So, if you wake up ng tanghali na, hapon na, paggabi na, tapos matutulog na naman, you never success in life, okay? Unless you settled to what you have now. Okay ka na sa kung anong meron ka ngayon. There's no problem. Pero kung magne-negosyo ka, hindi yan pwede, yung ganyang attitude, okay? Number two, over habit or over lifestyle. Punta dito, punta doon, friends dito, gala doon. Hindi kailangan ng isang negosyante ang madaming kaibigan. Hindi din kailangan na magala dito, magala doon. Dahil hindi guys, maiiwasan dyan yung gastos. Which is, ang mga negosyante is bawat pera nila is may nilalaanan. Kaya hindi kailangan na maggala dito, maggala doon, or over lifestyle, inuman dito, inuman doon. Hindi namin yan, guys, carry naming mga negosyante. We drink, we unwind, pero kami lang, or we have chosen the best people na makakasama namin. Hindi yung maramihan, or hindi yung araw-araw. So, over habit and over lifestyle, no, hindi kayo dyan magsasucess. Okay? Number three, trying to please others. Okay. Pag sinabing, wait lang ha, let me explain of this one. Pag sinabing trying to please others, is kung ano ang gusto ng iba, ginagawa mo. So, nawawala yung paninindigan mo sa negosyo mo. Halimbawa, may naghingi sa'yo, bibigyan mo. Kasi, you want to please others. Gusto mo na bumango yung ano nila sa'yo, yung pagtingin nila sa'yo. But, in the reality, hindi mo kailangan i-please yung ibang tao. Okay? Dahil hindi naman lahat ng tao ka-please-please. Yung ibang tao dyan is mabait lang yun sa'yo pag may nakukuha sila sa'yo. Pag wala na, hindi mo na makita sa buhay mo. Okay?
ang mga tao come and go lang yan. Parang clients, okay? Pag wala na silang kailangan sa'yo, wala na silang nakuha sa'yo, wala na sila, okay? So, don't try to please others kasi hindi lahat ng tao ka-please-please. Okay? Number 4, kindness. Kindness? Let me explain again. Kindness, hindi kailangan masyado sa negosyo. Or kailangan mong piliin yung bibigyan mo ng kindness mo, ng kabutihan mo. Why? Kasi hindi lahat ng tao na binibigyan mo ng kabutihan is bibigyan ka in return ng kabutihan. Usually, yung mga binigyan mo ng kabutihan, yan pa yung magkikismis sa'yo. Yan din yung magbibigay sa iyo ng mga, it's gossip. Mag-gossip yan sa'yo, guys. Bibigyan ka ng problema niyan, yung mga binigyan mo ng kabutihan na mga epal, hindi naman talaga dapat binigyan ng kabutihan. Naku guys, sinasabi ko sa inyo, babalikan kayo niyan ng problema. Doon lang tayo sa mga tamang tao, mga tamang group of people na pwedeng bigyan ng kindness natin. Piliin natin kasi hindi naman lahat dapat binibigyan ng kindness, okay? Okay. Number 5, last but not the least, over expenses, okay? Bakit hindi nagsasuccess pag over expenses? Kasi pag nakakuha ka ng pera, ang mindset mo is gastusin. Mangungutang ka para may gastusin. Ayusin nyo yung mindset nyo. Bigyan nyo ng maayos na set yung mind nyo. Sanayin nyo yung mind nyo na may nakikitang pera pero hindi ginagastos. Kasi pag ang mind nyo sanay na wala siyang pera, pag nakahawak yan ng pera guys, gagastusin at gagastusin yan. Halimbawa meron kang 5,000 in your pocket right now. Nakakatulog ka ba ng maayos? O kating-katik ang gastusin nito? Kung nakakatulog ka ng maayos na meron kang hawak na 100,000 ngayon, you have a good mindset. Naset mo at naturuan mo ng maayos yung utak mo. But, kung meron kang 5,000 ngayon in your pocket at hindi ka makatulog, kating-katik ang gastusin nito, ubusin nito, you have a poor mindset. You have a poor mindset kasi sanay ka na wala kang pera. Kaya pag nakikita mo na may pera ka, gusto mo itong ubusin agad. So that's all for today guys. Sana may natutunan kayo sa 5 signs of attitude that you'll never be succeed. Okay? Bye. I got a whole lot of names and a whole lot of numbers, but I throw them away cause I think I might love you. Could be the Mary Jane or the spell that I'm under, but I know what this could be.